guys, and welcome back to my channel. Yes guys, ako lang to, okay? Ako lang po to. Hindi muna tayo mag-wig because may gusto akong i-share sa inyo na lagi niyong tinatanong. Actually, lagi niyong tinatanong. And medyo nahiya talaga ako. Yun yung totoo, nahiya talaga akong gawin tong video na to. Pero dahil makulit kayo, de, joke lang. Pero dahil gusto nyo malaman, and I think mas okay na rin kung sabihin ko para rin hindi na ako mahiya, kasi totoo lang nahiya talaga ako guys, kasi nga tungkol sa scalp ko, okay, tungkol sa hair ko, kung bakit ako naka-wig, yung lagi nyo tinatanong na bakit, ano ba itsura ng buhok mo, gano'n ba kanipis yung hair mo, ano bang nangyari sa scalp mo, panong nasira yung scalp mo. So, papakita ko sa inyo guys. Papakita ko na sa inyo kung anong itsura ng buhok ko, kung ano itsura ng scalp ko, kung ano nangyari, bakit nangyari. Ikakwento ko na rin sa inyo guys. And also, I'd like to thank Linnell's Hair Extensions kasi sobrang ilang years na kami nagsasama ng Linnell's. Promise. As in, 10 years ba? 9-10 years na akong gumagamit ng hair extensions nila. Even before, actually 11 nga ata eh, kasi before pa ako ma-diagnose, gumagamit na ako ng extensions nila. Dahil sa totoo lang, manipis talaga yung hair ko. Pero hindi ganito kanipis, hindi kagaya nung yung kung gaano kanipis yung hair ko ngayon. So, yun. Medyo matagal-tagal na rin yung pinagsamahan namin. Pero hindi to ano ah, bago lang to ah, ano to ah. Though hindi siya bago, I mean, ilang years na rin, 2 years siguro. 2 years akong gumagamit. Kasi nga, nanlalagas yung hair ko, pero wala pang rashes yung scalp ko that time eh. Kaya, so yun guys, share ko lang. And sa mga manipis yung hair, pwede kayong gumamit ng Linnell's Hair Extension. Super, this is human hair ah, human hair siya. Ito yung lagi kong ginagamit. Kung makikita nyo guys, sa mga pictures ko, ito yung lagi kong gamit pag yan, ganyan kaiksi yung hair ko. Okay? Ito yon. And also, ano ba sabihin ko? Ayun. So, yun nga, kung maiksi yung hair nyo or manipis yung hair nyo, pwede kayong gumamit ng Linnell's Hair Extensions. This one is dark brown. Gustong-gusto ko to. Ito actually lagi yung, yung first was black. Black talaga yung una. And then, nag-order ako ng brown. Ito lang, 2 years ago. And, share ko lang din guys kung bakit. And, pakita ko na rin sa inyo. So, simulan na natin guys. Pakita ko sa inyo kung ano itsura ng scalp ko. Hindi ako. Anyway, so, yun guys. Tanggalin na natin. Ito nga pala, kaya ako nag-headband kasi manipis na yung dito ko, kalbo na yung dito ko, wala na akong hair masyado dito. And para rin matakpan yung clip, kasi wala nang nagtatakip sa clip, kasi nga, wala na akong hair dito, hindi na niya nakocover yung clip. So kung makikita mo nyo siya ng malapitan, nakikita na yung clip. Which is, hindi dapat. Dapat nakatago siya. So, ayan guys, tanggalin na natin. Uy guys, warning ah, ang pangit talaga, promise. Ayan. So, ayan guys. Tatanggalin na natin yung hair extensions ko. Ayan, no, diba? Sabi ko sa inyo eh. Tapos, itong part. Ayan, no, may mga rashes ako na nag-dry na. Kaya brown na siya. Kung makikita niyo yung brown na yan. Rashes po yan. Okay. So, tanggalin na natin. Ayan. So, ito yung hair extensions. Nasira na lang yung clip kaya pinalitan ko. Pero ganito siya. Yung dito sa sides kasi 2 clips lang siya. Yes, ayan. Super ganda, promise. Love na love ko tong hair extensions nila. And also, yan. Dito rin. O, diba natanggal na, nakukusa na natanggal yung isa kasi wala na siya pinagkakapitan. So, ito talaga yung clip niya. Maliit lang. Yung pinalit ko kasi, pinalitan ko. Medyo malaki siya.
So, ayan guys. So, dalawa dito. Pwede mong gawin tatlo kung may pagkakapitan ka pa. Minsan tatlo ginagawa ko. And ang ginagamit ko naman is parang kunwari may highlight, 'di ba? At 'di ba nilalagay ko siya sa rollers para hindi siya straight kasi binili ko siya straight. Okay, binili ko siya straight. Gusto ko medyo wavy. So ito is ash blonde. So minsan ginakabit ko siya sa parang highlight siya. Huwag na muna natin siya ikabit kasi wala nang pagkakapitan talaga. So, ayan guys. Ganyan siya kanipis. Diba? And gusto ko na siyang pag pinakalbo ko siya, ganyan siya. May brown-brown siya na. Ang pangit, diba? So, dito naman tanggalin na natin to. Pati dito, ganun yung itsura niya. Kung ano yung nasa left ko. So, ayan guys. Ganun lang. O, di ba nakita niyo yung pinagtanggal? Ito lang yung pinagkakapitan nila. Medyo masakit din kasi nga ang nipis ng pinagkakapitan. So, ito na lang yung natitira, yung nasa likod. Yung nasa likod naman guys is 3 clips siya. Okay. Tatlo yung clip niya. Ayan. Tanggalin na natin yung last. Aray. So, ayan. Okay. So, ayan na yung hair ko, guys. Ganyan lang yung hair ko. Makita niyo ba? Wala na akong hair masyado talaga. Ito talaga sa gilid, wala na. And also, ayan, wala na rin dito masyado. Tumubo na nga lang yan eh. Parang kailan lang wala talaga yan. Tumubo na lang siya. And hindi na siya nag-hair fall. Ang problema ko na lang, hirap siyang tumubo. Kasi nga, sira na yung scalp ko. So, ayan. Wala na ako ditong masyadong hair. And so, ginagawa ko guys, pag nasa bahay lang ako, tinataas ko lang siyang ganyan. Tapos, ayan, may mga tutsang kasi may mga maliliit na hair. Tinataas ko lang siya and ayan siya. Ganyan siya kanipis, di ba? Mas makapal pa yung bangs nyo. Ayan, so, ganyan lang. Pag nasa bahay ako, tinataas ko lang siya. And, alam niyo ba ginagamit kong pang-clip? Hairpin. Ayan o, hairpin. Ganyan kanipis yung hair ko na kaya ng hairpin kong... Aray? Itaas yung buong hair ko. So, ayan. Ganyan lang yung itsura natin sa bahay. And, nag-headband ako kasi nga, totoo lang, ayoko yung mga tutsang gumaganon eh. So, ayan. Mag-headband tayo. Ganyan lagi itsura ko pag may ginagawa ako. Gumagawa ako ng resin, nagpupour ako. Ganyan yung itsura ko. Nakaganyan ako. So, actually, pwede pa naman siya. Pag nagpakalbo siguro ako, ganyan yung itsura. Ganyan yung magiging itsura ko. Mag-headband pa rin ako. Kahit wala na ako, kailangan i-headband pa. So, ganyan, guys. So, yun lang. So, nakita nyo na yung itsura ko kung ano itsura ng scalp ko, kung gano'ng kanipis yung hair ko. And, yun lang, wala namang problema sa akin kung magpakalbo. Yun nga lang, pangit lang talaga yung scalp ko. And wala rin namang problema sa akin yung ganito. Kasi, nagagawa naman natin ang paraan. Pwede naman tayo mag-headband, mag-hair extensions kung manipis lang. Kung kalbo naman tayo, pwede naman tayo mag-wig, diba? So, yun lang guys. Nakakahiya lang. Yes, kasi makikita nila yung scalp mo ganun pag nagpakalbo ko or kung sino man makakita. Kung maglalakas loob ako nang hindi ako mag-wig or magka-cup. Tapos ganun yung itsura ng scalp ko. Well, oo, syempre nakakaya. Pero, ayoko na rin isipin kasi hindi naman nila naiintindihan yung pinagdaanan ko at hindi naman nila maiintindihan yung pinagdadaanan ko. So, ayoko na lang isipin or ayokong magpa-apekto kung ano isipin ng ibang tao or ikaw ngayon na nanonood kung ano isipin mo right now.
pero happy ako. Masaya ako kahit ganito. Masaya ako kasi, biro mo na, kapag wig ako, ikaw ba na kapag wig ka? May rason ka ba para mag-wig? Diba? So, ayun lang. At least ngayon, may purple hair pa ako. Tapos, pwede ko pang isuot tong brown hair extensions ko. Diba? So, pwede ko rin ma-feel na makalbo. Diba? So, wala lang. Ine-enjoy ko lang din. And, ganun lang naman eh. Enjoyin mo lang. Diba? Huwag kang malulungkot. Kasi kung malulungkot ka, paano ko pa may enjoy yung mga bagay? Diba? Paano mo pa may enjoy yung buhay? Diba? Eh, hindi pa naman tayo patay. May sakit lang tayo, pero buhay pa rin tayo. Yun lang naman, guys. So, sa lahat ng gusto mag-hair extensions, check out niyo yung FB page ng Linnell's Hair Extensions. And kung manipis na yung hair nyo, pwede naman. Kung maiksi yung hair nyo, pwede rin. Or kung gusto nyo pang pakapalin lang yung hair nyo, pwedeng-pwede. Okay? Yun lang, guys. And so, balik na natin para maituro ko sa inyo dun sa mga gustong mag-hair extensions. Balik na natin yung hair extensions ko para makita nyo kung paano ko siya kinakabit. And yun, para makita nyo uli kung ano itsura pag suot siya and kung gaano rin kaganda. Kasi ang ganda niya. Ang ganda ng hair extensions nila. And also, meron akong wig dito, also from Hair Extensions. Hindi ko siya binili, bigay siya sa akin, nung friend ko. Pero, hindi ko alam kung magugustuhan nyo kasi maiksi siya. Maiksi talaga siya. Subukan ko na rin para pakita ko na rin sa inyo, guys. Okay? This is color black. Tapos, may bangs siya. Ah, diba? May bangs siya, and then color black siya. And, okay, yung pagsuot ng wig, diba, andito yung bangs, ha? Andito yung harap, sandito yung sa may batok. Paganyan siya. Tapos, para ka lang magdadive. Magdadive tayo, guys. Ayan. Ah! O, diba? Kamukha ko na si Mimi. Ang hirap naman, no? Kamukha ko na si Mimi. Ayan. So, ayan guys. Hindi ko lang siya masyadong bet kasi nga sobrang iksi pala niya. Pero, gusto ko siya pag nakakap ako. Wait lang ha. Ayusin lang natin. Mukha akong ano? Mukha akong Korean. This is from Linnell's Hair Extensions din. Nakikita ko si Miss Jennifer Sevilla, ang daming mga wig na sinusukat, sinusuot sa mga sa live niya. And siguro minsan bibisita ako doon para i-check rin yung mga wigs nila. Tingnan natin kung afford natin kasi wala rin ako idea kung how much eh. Hindi ko rin alam kung how much yung mga wig nila. Alam ko lang yung hair extensions. Sapat na sapat. Sobrang, alam niyo yun, yung hair extensions. Love na love ko yung extensions nila. Okay, so, ayan. Nagkakap ako kapag ito yung suot ko. Ano ba yan? Ba't naging ganito? Wait lang, kasi yung tenga ko eh. Hello, pwede bang umayos ka? Saglit lang, makisama ka muna. Ah, wait lang, kasi baka parang medyo masikip siya. So, wait lang guys ha. Tuwagan natin ng konti. Ay! Ayan. Oh, diba? Pwede na, diba? Pwedeng-pwede. So, ayan yung sinusuot ko. Minsan, kapag like, lalabas lang, may bibilin lang saglit. Tapos, inano ko siya eh. Pinlansya ko siya para mag-straight. Kasi ayoko nang pag-anun. Kasi lalo tumataba yung face ko. Lalo lumalaki yung face ko, diba? Moon face na nga dahil sa steroids. Yan, guys. Steroids ako. Ayan. Nagsisteroids po ako dahil sa sakit ko, ha? Hindi dahil sa kung ano man. Ayan. O, pwede na rin, guys. Diba? So, sabihin nyo sa akin, bet nyo ba yung ganito? Okay rin ba? Maganda rin ba? Pwede rin ba? So, comment down below anong masasabi nyo. Okay.
Okay, so balik din tayo sa hair extensions kasi ayoko talaga ng maiksi eh. Pero pwede na rin siya, 'di ba? Pang labas-labas. Mimiya. Ay, nako, Mimiya. Ayan na, guys. So, ayan. Lagyan na natin yung hair extensions. Pakita ko na sa inyo kung paano ko siya nilalagay para sa mga gustong bumili at naninipisan sa hair nila or naiiksian sa hair nila. Ganyan-ganyan muna natin kasi. Okay, so unahin natin, guys, yung sa likod. Yung unahin natin yung tatlo yung clip. Ito sa likod talaga siya. So, gagawin natin, guys, itataas lang natin yung dito, tapos mag-iiwan lang tayo ng konti. Hindi ko lang maipakita sa inyo. Basta mag-iiwan tayo ng konti kasi dun natin ikiklip yung hair extension. So, taas lang natin to. Ayan, taas lang natin yan and then ilagay na natin yung hair clip. Ako, inuuna ko yung nasa gitna. Sa gitna, hindi ko lang mapakita, guys. Pero kapain nyo na lang, madali lang naman. Tapos pag na-clip nyo na, so nakahanap na kayo ng hair na kung saan nyo i-clip. Ayan, clip nyo. Tapos dito rin sa kabila. And then yung pangatlo. Clip mo lang. Ganun lang siya. So ayan, meron na tayong hair sa ilalim. O, diba? Agad-agad. Tapos, ito uli, kasi dalawa yun eh. Pag full head kasi, dalawa yung clip sa likod. Dalawang ganito, dalawang set nito. O, tapos, ganun ulit yung gawin natin. Magtitira lang tayo ng hair para doon natin ikiklip. Doon sa taas nung, ano yun, may pusa. Doon sa taas nung unang clip na nilagay natin. So, ganyan lang, guys. And then, clip na natin. Unahin natin uli yung gitna. Ewan ko, guys, ha. Basta ako yung gitna inuuna ko eh. Mm-hmm. Yan. So, diba? Sanay na ako. Ayan. So, ayan na. Meron na tayo. Hairs ilalim. Wala na yung pagka-wavy niya kasi nga saglit ko lang siya nilagay sa rollers eh. Tama ba? Tama ba? Rollers ba yun? Wala rin akong alam sa mga ganyan. Tapos ngayon, yung next natin is yung dito sa gilid. Ayan. Okay. Ang full head, dalawang tatlong clip sa likod and dalawang clip sa magkabilaan. Pwede mo naman dagdagan if you want. Ako, dadagdagan natin. Ilalagay natin yung ash blonde later. Pero, ano ba unahin natin? Yung ash blonde na muna. Ay, hindi. Ito na muna para tingnan natin kung may pagkakapitan pa siya. Kung kaya pa yung ash blonde. Kapit na lang natin kung saan man. Ayan, guys. So, tingnan nyo naman. Oh. Tapos, ayan, nung nagda-dry, nakita nyo may puti-puti. Ganyan siya. Ewan ko ba. Ayan. Pero, guys, may ginagamot ako dyan na. Yung binigay sa akin nung derma ko. Dermovate na scalp solution. Pero yun nga, ginagamit mo lang naman siya kapag namumula, pag may scalp. Pero pag dry, hindi mo na siya kailangan gamitin. So, yun. Pag namumula lang, yun ko lang siya ginagamit. So, ayan, guys. O, diba? Ganda, diba? So, lagay natin yung ash blonde. Ayan, o. Ang ganda. Ito, nasira na rin yung isa. O, tingnan mo. Ito, malaki masyado yung clip niya. Ito talaga yung clip ng Linnells. Ayan. Lagay natin. Hanap tayo ng paglalagyan. Diyos ko. Dito na lang. Kung saan man meron dito. Kahit hindi siya medyo dito sa harap. Basta maipakita ko lang sa inyo, guys. Kung ano itsura niya. Pag tipong parang may highlight siya. Oh, diba? Aray.
Tapos, ilagay natin yung isa pang dark brown. Dark brown to ha, yung gamit ko, just in case gusto nyo bumili. Dark brown, tapos yung highlight ko is ash blonde. So, yun guys. Ganun lang, kuha lang tayo ng hair, iwan tayo ng konti para doon natin i-clip. And then, ayan, clip-clip lang. Ayan o, medyo kumapal siya, diba? Ayan. Mapayat kasi ako. Nahulog yung ano. Dito tayo sa kabila. Next. Ayan. Dalawa rin siya dito. So, ganyan yung ginagawa ko lagi kapag gusto ko isuot yung hair extensions ko. Kapag gustong-gusto ko talaga siya isuot kahit na manipis yung hair ko. Kasi pwede naman akong gumamit ng headband and ng cap. Pwede akong mag-cap para hindi makita yung clip. Kasi wala na nagko-cover o wala na nagko-cover dun sa clip eh. Kaya minsan naman, kapag hindi ko feel, nag-wig talaga ako, lalabas ako na naka-wig ako. Like, nung kasama ko yung mga kids ko, naka-wig ako nun. Lumabas kami. So, ayan guys, lagay na natin yung ash blonde. Ano to eh, nakita ko kasi to sa Instagram nila. Suot ni Nadine Lustre. Sabi ko, gusto ko yung color. Ina-achieve ko, hindi ko ma-achieve kasi nga ang nipis yung hair ko, tapos yung kanya ang kapal. Pero, feeling na din lustre lang tayo. Ayan, so, last. Aray ko? Last na to. Saan ba natin ikakabit to? Ayan. Wala na talaga. Bala na. Diyan ka lang. Pinagpawisan ako dun ah. Ayan. So, ayan na guys. Diba? Maganda naman siya. Pwede tayong magsuot ng ano ba maganda? Yellow. Yellow na lang tayo. Ah! Diba? Yellow ba? Mas maganda ba yung yellow or pink? Parang pink tayo. Medyo ano. Para medyo girl. Medyo girl. Headband na. Hindi pa medyo girl. Ayan. Ayan guys. So, ayan na, yun yung itsura natin pag naka-hair extensions tayo. Diba? Ang ganda. And may highlight pa. So, yun nga lang. Huwag ka lang tatalikod kasi makikita nila yung clip. Kasi makikita nila yung clip sa likod. Huwag ka lang tatalikod. Harap ka na lang lagi sa kanila, diba? So, ayan guys. Okay na. So, ayan lang. Pwede rin tayong gumamit ng ito yung gusto ko eh. Ang cute kaya pag nakaka-cup. Ayan, tatanggalin ko na naman ito. Para mapakita ko sa inyo, guys. Pag nakaka-cup ako. Ayan. Ganda na ba? Bagay rin naman. Huwag natin masyadong sikipan para hindi umano yung hair. Ayan. So, yun guys. Straight ko siya nabili. Dark brown. And nilalagay ko siya dito pagkagamitin ko siya. Para maging wavy-wavy yung hair. And then, pwede nyo siyang i-wash. Kailangan siyang i-wash. Kasi human hair naman siya. Pwede nyo rin siyang i-curl or lagyan ng hairspray. Lahat pwede nyo gawin. Kung ano yung ginagawa nyo sa normal hair, dun sa natural hair nyo, pwede nyo gawin sa Linnell's hair extension. This is human hair, guys. So, hindi siya mahirap ayusin. Hindi siya yung nagtatanggal. Pwede siya iganyan, oh. And super soft and smooth niya.
Kasi nga, human hair siya. Okay? So, yun lang, guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo. And, ngayon, alam nyo na kung ano yung totoong itsura ng scalp ko and kung gaano kanipis yung hair ko. Ayun. And, pakita ko rin sa inyo siguro pag nakapagpakalbo ko sa birthday ko. So, birthday ko is on December 21. So, abangan nyo guys kung ano yung magiging itsura natin. I-vlog ko rin yun para at least makita nyo and kung ano yung magiging itsura ko and kung ano yung mga pwede kong gawin ilagay sa buhok ko, I mean sa ulo ko kasi wala na akong buhok noong time na yun. So, kung anong pwede kong ilagay sa ulo ko, not to hide yung nakalbo ko, pero para at least mas presentable naman tayo kasi nga, ang pangit nga nung may mga rashes sa scalp. So, yun lang guys. Ganyan na lang tayo. Ayan. So, yun lang guys. Thank you. Thank you for watching and sana naintindihan nyo. Sana naintindihan nyo kung bakit kailangan ko laging naka-wig, kung bakit kailangan kong mag-extensions or laging naka-cup. Hindi sa kinakaya ko yung sakit ko, nakakahiya lang yung itsura, yung naging resulta. Pero hindi ako nahihiya kung anong meron ako ngayon kasi masaya ako na nalaman ko kung gaano ako ka-strong, kung gaano ko kaya ko pala, yung ganun, kaya ko pala yung pinagdaanan ko. So nakakatuwa. Nakakatuwa siya and nakakatuwa na malaman mo kung yung kaya mo, yung mga kaya mo pang gawin kahit na may sakit ka, yung mga kaya mo pang gawin kahit mahirap para sa isang may sakit. Pero yun lang guys, ano pa ba sabihin ko? Wala na akong masabi. Yun lang. So, yun nga pala guys, may nakalimutan na akong sabihin. Though, nasabi ko na siya dun sa isang video ko kung bakit ako nagkaka-rashes. Okay, ulitin ko lang. It's because I was diagnosed with SLE. It's systemic lupus erythematosus. It's a chronic disease that can damage any part of the body like yung skin, yung joints, and organs. Nagiging hyperactive yung immune system mo na ina-attack niya yung organs mo like yung kidneys, yung brain, yung heart, yung skin, and yung lungs mo. So, yun yung mga possible na i-attack nung immune system mo. Yung healthy, normal healthy tissues nung organs mo. So, yun yung sakit ko. And, nung na-diagnose ako, yung tinamaan sa akin was my brain. So, I was in coma for 3 days. I was unconscious for 3 days. So, doon nag-start lahat. So, every time na mag-flare up meaning, nagiging active yung lupus ko. Kasi lupus is, wala siyang cure. Actually, wala pa siyang cure. And, pero namamanage naman siya through yung maintenance ko, yung gamot ko, kaya ako nagsisteroids. So, isa yun sa mga gamot ko. Isa lang yun sa mga gamot ko. So, ang dami kong gamot and tinitake ko siya everyday for almost 10 years na akong nagsisteroids, naggagamot. So, yun lang. So, nakalimutan kong sabihin kanina kung bakit ako nagkaka-rashes. So, nasabi ko na nga siya dun sa isang video ko. Panorin niyo isang video ko na sinabi ko dun kung bakit ako nag-wig. Yung purple wig ko. So, yun guys. Check out niyo yung video. And, yun lang. So, yun lang guys. Ano pa bang sasabihin ko? Wala na ako ibang sasabihin kundi yun lang. And, thank you. Thank you for watching. Thank you for joining me again. Please subscribe to my channel kung di pa kayo nagsasubscribe kasi ang dami niyong nanonood, ang dami kong viewers dun sa mga videos ko pero hindi kayo nagsasubscribe. Ang tatamad niyo, guys. Kiklik niyo na lang yung subscribe. Gawin niyo na, 'di ba?
please subscribe and like nyo na rin yung video. And if you have questions, if you have comments, leave nyo lang yung comments nyo sa comment box section. And also, ano pa ba? So yun lang, share nyo rin guys dun sa mga gustong bumili ng hair extensions, Linnell hair extensions. Yun yung preferred ko ah, Linnell's hair extensions. Basta pag extensions talaga, Linnell's ako bumibili. Kasi alam na alam ko na yung extensions nila eh. Alam niyo yun. So, kasi nga matagal na ako gumagamit ng Linnell's hair extensions nila. So, yun guys, pwedeng-pwede siyang pang-gift. So, baka naman, kasi malapit na yung birthday ko. So, yun guys, pwede-pwede siyang pang-gift dun sa mga friends nyo, sa mga relatives nyo na naminipis na yung hair and may mga pinagdadaanan din, diba? Mga gustong magpakapal ng hair at magpahaba ng hair, magmukhang mahaba and makapal. Linnell's hair extensions po. Ang ganda-ganda ng hair nila. And you can check out their Facebook page and also their Instagram. Siguro ilagay ko na lang yung link sa description box. So, yun lang guys. Thank you for watching. And I hope to see you on my next video. Gagawa tayo ulit ng resin. Magpo-pour tayo again. And, yun lang. What else? Yun lang. May nasabihin pa ba ako guys? May question kayo? Let me know. May Facebook. You can check out my Facebook account. Facebook page, Dean Enriquez, tama ba? Nakalimutan. Tsaka yung Instagram ko, you can check rin, dean.enriquez, yung Instagram ko. Though wala pa masyado nakapost. Check out nyo na rin. Also, if you have any questions, pwede kayong mag-message sa akin sa Facebook. And kung may questions kayo or wala lang, baka gusto nyo lang mag-hi. Diba? So, yun lang guys. Thank you again for watching. And please guys, please take care. And that's all. God bless. Bye!